dadamdam mo na po yung ating taniman ng mga niyog. Ayan. So, as you will notice po mga ka-agree, ito ay isang 6 years old na niyog. Ayan. So, ito po ay napakababa. Siguro 3 feet po, may bunga na siya. Ayan. So, tambulilig po ito. Medyo malaki sa tambulilig. Ayan. As you will notice mga ka-agree, ang dami na pong ligaw na damo. So, bakit natin lilinisan? Ayan. Para po mga ka-agree sa prevention ng iba't ibang uri ng insekto. Yung mga fruit borer po. At saka yung number one na pumapatay sa ating mga niyog ay yung daga. Ayan. Yung mga daga po, yung malalaki, farm rats, sila yung malalaki po. Ano? Siguro ang isa sa kanila titimbang ng kalating kilo. So, inaatake po nila mga ka-agri yung pinaka lumbod. Ayan. Yung pinaka ano po niya. Kasi mabango po yun sa kanila. Yung ubod. Ano? Yung ubod po. Ayan. At saka yung mga bagong sipon ng mga bunga, mga ka-agri. Ayan po. So, dahil mabango sa kanila yan, inaatake po nila yan. So, yan ang cause kung bakit sila nahuhulog. At walang nabubuhay na niyog. Ayan. So, ito naman ay mga bagong tanim po ito. Golden coconut. Ayan po mga ka-agri. So, medyo masukal na talaga. Ano po? Ayan. So, kailangan nating linisan para wala pong mga insekto at yung daga. Ayan. Ito po yung tinukura natin. Ayan. So, sa unang bunga po mga ka-agri, hinahayaan natin na gumulang sila para ma-reach po nila yung maturity. Ano po? Para bunga lang sila ng bunga. Ano po? Kasi pag kinuha natin sila na sa unang bunga nila, kinuha natin yung buko, so ang tendency po or ang indication, taas lang po sila. At saka, kapag sinusugatan po natin sila, ayun, so yung fungus naman po umaatake. Yun yung reason kung bakit delay. Ayan po. So, abot kamay ko lang po ito, mga ka-agri. Ayan. Ano po? So, yan yung dahilan kung bakit yung bunga nila ay mababa pa. Ayan. So, kung lalayo natin mga ka-agri, medyo marami po yung bunga nila. Ano po? So, isa yan sa mga practice natin dito sa mini farm natin. Ayan. Dati po itong palayan mga ka-agri. Ano? So, tinaniman natin dahil sa climate change. Ayan. Mahina na po yung tubig dito. Hindi na po enough. Kaya, yan po yung reason kung bakit tinanimot natin ang niyog. Which in return po, napakaganda naman po. Kasi, ayan, nagaya nito. Yan yung mga ka-agri. Ayan, napakadaming bunga. Ayan po. Medyo backlighted mga ka-agri. So, syempre, yung ating free range. Ayan. Tinan nyo mga ka-agri. Ayan. Kung bibilangin po natin, ang dami po niyan. So, humigit kumulang. Siguro bilangin natin isa-isa. Mga 25 pieces sa isang tangkay lang po. Ayan. So medyo ito, this is good for buko production kasi pag copra po maliliit lang siya. So ang isa pong tangkay nito ay umaabot ng 10 mahigit po. Ayan. So good for buko siya. So napakaganda po 'yan kasi kung magnegosyo ka ng buko, yung variety na yun. Ayan, lipat tayo sa kabila. Ayan, ito naman po. Ayan, medyo malaki po ito ng konti. Ayan, so, you will notice, ayan, abot kamay pa rin po, mga ka-agri. Ayan, abot kamay. Ayan, so, napakaganda po ito. For after 6 years, mayroon na po kayo ka-agri na pwede maging extra source of livelihood. Ano? So, ang area natin ay humigit kumulang. This is 8,000 square meter. Ano po? Ay, mali po pala. Ano po? Ah, tama. 8,000 square meter. Ayan. So, maganda magtanim po ng mga fruit-bearing trees. Ano, mga ka-agri? Dahil lifelong po yung production. Ano po? So,
agriculture po, basta masipag tayo, marami tayong produkto. Yan, tingnan po natin mga ka-agri. So, ang dami pong bunga, no? So, siksik po yung bunga niya. So, it's a good indication na properly take care siya. Ayan. Yung sa lulo naman, yon yung another variety is yung golden coconut. Ayan. So, nagpaparami tayo nito para magbenta tayo ng mga pantanim. Ano po? Ayan. Ito po yung golden coconut. Dual purpose po siya. Semi-ornamental po mga ka-agri. Ayan. Tinawag na golden dahil sa bunga niya na golden. Ayan. So, as you will notice, ayan. Ayan po. Medyo mataas na po ito. Dahil nakadalawang bunga na po ito. Eh. Ayan. Medyo madami na po. Papunta po ito sa buya natin. Ayan. So, ito yun rin yung isa. Marami na rin pong bunga. Ano po? So, sa pagtatanim, may pag-asa. Ano po? Ayan. So, ito yung isa pa. So, medyo marami-rami na po yung bumunga. Ito yung mga patanim ng nanay natin. Ano po? Ayan. So, kinonvince natin siya na taniman ng niyog. Ayan. Ayan po yung overlooking ng fish pa natin. Ayan. Ito naman si Andrew. At ito po yung papaya natin. Featuring. Lalaki po siya. Ayan. Pero namumunga. Ayan. Ayan po yung bunga niya. May tangkay po mga ka-agri. So, kung may papaya kayo, pwede naman siyang putulin lang yung dulo. Mga isang taon po yan bago mamunga. Pero may bunga na siya yan. Maliit nga lang. So, kung mga pang tinola lang naman, pang gata-gata, pwede na po yan. Para hindi na kayo bibili. Okay. At yung mga baboy natin, bigs. So, ayan po mga ka-agri. Ayan po. Malinis na yung iba. Kaso medyo inulan po tayo. Kaya sisilong na po tayo. Dahil bukas ay meron pa tayong pasok. Ano po? So, bali, pito lang yung akin na linisan. Ano po? Ayan. So, dito medyo madamo pa. Tabasan natin. Ayan. Ayan po. Sa kabila, ayan po, malinis na. Ito yung maraming bunga, mga ka-agri. Ano po? Ayan. So, maganda po itong paraan para makaiwas po sa mga daga. Kasi yung daga, siya yung kumakain ng ubod. Pag nakain po yung ubod, namamatay na po. Ayan. So, isang case natin, dito sa kabila, ayan po. So, kung inyong makikita, hiningal tayo mga ka-agri. Wala na po siyang ubod, so papatay na po siya. So, sayang po. Supposedly, nagbunga na sana siya. Ano po? So, kailangan din natin ng maintenance sa pagtatanim po. Hindi po pwedeng ano lang. Tanim lang, tapos wala na. Ano po? Ayan. So, salamat mga ka-agri. Goodbye. So, magdadamo na tayo. Lilinisin natin yung puno, yung ilalim ng niyog. Ganito lang po. Ayan. Kahit po mga circumference po mga ka-agri, 2 meters po, palibot po ng puno ng niyog. Ano? Kung may mga ano po tayo, chicken manure, pwede maglagay. Pwede rin po yung 3P14. Pero dito sa amin, hindi na po kasi mayaman naman po yung lupa. So ayan, ito po mga ka-agri, yung ating mga golden coconut. Ayan, so mga 30 piraso po ito. So ayan po yung tumubo na. So these are 6 months.